Bago natin simulan, ang Fairy Tale 100 Year Quest Chapter 74. Ay ating balikan ang mga pangyayaring naganap sa Chapter 73. Sa Chapter 73 ay pinakita na bihag ni Celine, sila Natsu at Gray. At nagkaroon ng pagtitipon at kasiyahan sa palasyo ni Celine. Na ang kasiyahan pala ay para pahirapan sila Natsu at Gray. Sinimula ni Celine ang palabas ng kasiyahan sa paghihiwalay nila Natsu at Gray. At dinala sila sa ilalim na bahagi ng Black Moon Mountain kung saan nakatira ang mga yokai. Mabilis naman tinalo ni Natsu ang ibang mga yokai na nakaharap niya. Pero nahuli siya ng isang yokai na ahas na may anyong tao. At nagulat siya sa nakita niya na ang ahas na may anyong tao ay si Lucy pala. Na isa na sa mga yokai ni Celine. Ngayon, ay aking isasalaysay ang susunod na chapter. Ang chapter 74 na may titulong Yokai no Onna. Nagsimula ang chapter 74 nang lingkisin ni Lucy si Natsu. Hindi pa din makapaniwala si Natsu na si Lucy ang nasa harap niya. Unti-unti nang nasasaktan si Natsu sa ginagawang paglilingkis sa kanya ni Lucy. At tinanong pa niya si Lucy kung ano nangyari sa katawan niya. Habang nagtatawa na naman ang mga nanonood sa palasyo ni Celine. At nagsimula nang sumugod si Natsu kay Lucy. Habang si Lucy naman ay nagsabi kay Natsu na mas lumakas ang kanyang spirit power. Lumipat naman tayo sa isang parte ng Black Moon Mountain. Na kung saan ay andan si Gray para hanapin si Natsu. At hindi pa din siya makapaniwala sa mga babaeng nakita niya sa palasyo. Naaalala ni Gray ng pagsabihan siya ni Lucy na huwag siya basta-basta maghuhubad. At sumagi sa kanyang isipan si Job Iya. At biglang lumabas si Wendy, saan yung big neko na ibig sabihin ay monster cat. At nagulat si Gray nang makita niya si Wendy saan yung iyon. At sobrang cute ang sabi naman ni Mimi. Sinabi ni Wendy kung okay lang na tawagin niya si Gray ng Gray sama kagaya ng tawag sa kanya ni Job Iya at pwede silang maglaro ng madaming beses. Hanggang sa kamatayan, pero sumagot lamang si Gray. Na kahit binyantaan pa siya ni Wendy ay cute pa din siya. At saka nagtanong na si Gray kung ano ang nangyari kay Wendy at kung nasaan na si Carla. At lumabas ang mga hinganteng pusa sa likuran ni Wendy. Nagulat si Gray na nang makita niya na sila Happy at Carla ay sobrang laki. Kaya nagtawanan ulit ang mga tao sa palasyo. Ang tawag ni Yuko kina Happy at Carla ay Yokai Suika, na ibig sabihin ay Water Tiger. At sabay na umatake, sila Happy at Carla kay Gray. Habang si Gray naman ay hindi pa din makapaniwala sa nakikita niya. Balikan natin ulit ang laban nila Lucy at Natsu kung saan si Natsu umatake. Gamit ang Fire Dragon Iron Fist. Subalit ito ay kinontra ni Lucy, gamit ang tubig. At sinabi ni Lucy na ang apoy ay di uubra sa kanya. Naalala ni Natsu na si Lucy ngayon ay kagaya ni Job Iya at nahuli ng buntot ni Lucy si Natsu. At inihagis niya, paitaas si Natsu. Kumanda na ulit si Natsu para umatake at nilusob muli si Lucy. Subalit nagmakaawa si Lucy kaya napahinto si Natsu.
Di inakala ni Natsuo na mahuhulog siya sa patibong ni Lucy. At inatake ni Lucy si Natsuo gamit ang akometriya. At halos malunod si Natsuo sa dami ng tubig. Di inaasahan ni Natsuo na ganun nakalakas si Lucy ngayon. At sinabi ni Celine na may kakayahan si Yuko na magpalakas ng kapangyarihan. Pero hindi iyon magic power, kundi spiritual power. Pagkatapos bumagsak ni Natsuo, ay nagsalita si Lucy na masyadong pabaya si Natsuo. At nang gagalaiti na, sa galit si Natsuo. Biglang ginamit ni Natsuo ang kanyang Lightning Flame Dragon Mode. At biglang may nagsalita na nagsasabi kay Natsuo kung totoong papatayin niya si Lucy. At nakita nila na nagmula sa tubig ang tinig. Nagtanong si Natsuo kung sino siya at sumagot ang nasa tubig na ang Celestial Spirit. Ay pwedeng lumabas kahit walang susi at lalo na kung meron din tubig sa paligid. Kapwa nagulat sila Natsuo at Lucy nang may lumabas na nilalang mula sa tubig. Yun pala ay si Aquarius kung saan ay kanyang sinabi na siya na ang haharap kay Lucy. Nakakasabik ang susunod na mangyayari. Sa unang pagkakataon ay makikita natin ang labanan sa pagitan naman ni Aquarius at Lucy. Abangan natin ang susunod na chapter ng Fairy Tail 100 Year Quest Manga.